You know? Good morning, mga kalakwacha. Ngayong araw ay binalikan ko itong si Cho Maisawa dahil magka-camping kami ngayon doon sa Nature's Palette campsite. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwacha na! Yan, sa ngayon, naging maulan dito sa Sitio Maisawa. Kaya yan, kung mapapansin nyo, ito yung dinaanan ng bike ko dati, no? Yan, maputik siya. So medyo madulas. Actually, naglakad lang kami mula dun sa Marilaki Highway papasok dito. Kasi para sa amin, malapit lang naman yung ano, yung Nature's Palette. 1.6 kilometers lang naman mula dun sa highway. So andito na tayo sa parking area ng Nature's Palette. Tapos ngayon ay medyo maulan. Inabutan kami ng ulan kanina sa daan papunta rito. Pero ngayon tumila na. Medyo ambon-ambon na lang. Yan, kung mapapansin nyo, makulimlim. Tapos malamig dito. Yan, ang ganda. Tapos sa ngayon, wala pang masyadong guest na nandito. Ang nakikita ko pa lang, parang apat pa lang kami. So sa ngayon, pupunta na kami dun sa ano, sa treehouse, kung saan kami magsistay. Ayun, yung treehouse. Ayan, so ito na yung treehouse na tutuluyan namin. Yeah. Tapos malapit kami dun sa ano, yung parang pugad. Tapos yung heart shape, ayun o. Tara, kapit tayo. So ito yung tutuluyan namin. Ayan. Good for two. Tapos ito, meron sila dito ang terrace eh. Ayan. O, diba? Ang ganda, oh. Yan. Tapos sa umaga, ito yung view. Yan. So, sa ngayon, i-prepare muna namin yung mga gamit namin. Tapos ganun pa din. Malamig pa din. Hindi na ako masyado nag-video kanina. Tapos, panoorin nyo na lang yung link dyan sa taas. Ilalagay ko yung unang pagpunta natin dito sa Nature's Palette. Kung paano pumunta. Tsaka kung ano-ano yung makikita dito sa loob ng campsite. Ayan, sa ngayon, malakas yung hangin dito sa ano, sa campsite. Ayan, naririnig nyo ba sa camera? Ano? Tapos dun sa part na yon, medyo makapal yung ulap. Hindi nga lang yata na-justify sa camera. Ganda, tahimik. Tapos sa ngayon, ang guest na nandito, parang lima yata kami or pito lang. Tapos yun, so far walang maingay, walang ano, walang nagiiinuman, no? As in talagang payapang-payapa dito sa Nature's Palette. Kaya ito yung isa sa campsite na naisip kong balikan, gawa nga ng dito kasi hindi pa sila masyado nagpapapasok ng malalaking grupo. Unlike dun sa ibang campsite na medyo marami na rin, crowded, kaya pagdating ng gabi, inuman, tapos medyo naaabala na din yung ibang nagka-camping. Tonight ay beef rendang. Bitin natin siya sa slow flame. Thank you.
Galing mo lang ba itong baka nila? No? Parang kailangan nila talambot ng ganyan. Turbo broiler? Time check natin ay 7:30 na ng gabi. Tapos sa ngayon, may kanya-kanyang pwesto yung mga nagka-camp dito. Meron doon na solo camper lang. Tapos meron din dito, dalawa sila, tapos meron din doon. Tapos yun nga, wala nagiinuman. Tapos wala ring maingay. Ang maririnig mo lang sa ngayon dito yung mga huni ng kulig-lig. Yun lang. So, isang magandang senyalis yun na talagang magandang mag-camping dito sa Nature's Palette. Kasi talagang tahimik. Tapos sa ngayon, malamig. Lamig ng klima. Para nasa Baguio. Sarap. Sa ngayon ay alas 6 na ng umaga no, dito sa Nature's Palette. Ang sa kasamaang palad, wala tayong nasaksihang sea of clouds ngayon dahil sobrang lakas ng hangin. Ayan o. Walang sea of clouds. Usually daw dito doon nagkakaroon ng sea of clouds banda dito. Magdamag kagabi, sobrang lamig, sobrang ginaw, tapos ang lakas ng hangin. Itong tinuluyan namin tree house yan. Umaalog siya, no? Gawa nga ng sobrang lakas ng hangin. Pero matibay naman yan, kaya wala naman kayong dapat ipag-alala. Tapos, ngayon, umaambun dito sa Nature's Palette. Grabe yung ginaw. Tsaka ang kagandahan din dahil nga sobrang tahimik kagabi. Tuloy-tuloy yung tulog namin, no? Walang naging istorbo. Tapos, yun, sakto nga lang sa is, nag-alarm ako. Okay, okay. Ang sarap ng tulog, grabe. Kasi kung pupunta kayo dito sa Nature's Palette, magdala kayo ng ano, ng kumot, blanket, ganyan, para masiguro na ano, hindi kayo giginawin, no? Kasi itong kinuluyan namin, ito, medyo may butas kasi yan sa taas, tsaka may mga siwang-siwang yan, dahil nga gawa lang siya sa pawid, tsaka sa kawayan, kaya talagang maginaw sa loob. So advice ko sa inyo, magdala kayo ng jacket, ng kumot, pajama, medyas, yan. Lahat na ng pangginaw, dalhin nyo na dahil talagang maginaw dito sa gabi. At kung mapapansin nyo, yung mga puno gumagalaw kasi malakas yung hangin. Yan yung mga dahon, yung mga damon, mga talahib gumagalaw kasi nga lakas ang hangin dito. Sa ngayon ay 10:30 na ng umaga dito sa Nature's Palette. Most of the time, nandoon lang kami sa loob ng nung treehouse kasi nga umulan kanina tapos ngayon medyo umaambon. Tapos ewan ko lang kung nasasagap din ng camera natin yung yung lakas ng hangin, no, yung ihip ng hangin. Tapos yung treehouse na pinagstayan namin, malamig sa loob. Tapos medyo pumapasok ng konti yung ambon gawa nga ng malaki kasi yung yung pinaka parang ventilation niya dun sa may parting terrace niya o yung parting balcony. Buti na lang may dala-dala kami na tarp kaya kahit paano nabablock niya yung ambon. Pero overall okay naman yung yung stay namin dun sa loob ng treehouse nila. Expected naman namin na uulan kasi nga ngayong amihan season na, medyo nag-uulan na din. Kaya ready naman kami kapag umulan dito sa campsite. Doon din pala sa mga gustong pumunta dito sa Nature's Palette. Magpabook muna kayo sa Facebook page nila. Ilalagay ko rin yun sa description ng video natin. Tapos, ilalagay nyo rin doon kung ano yung mga request nyo. Halimbawa, gusto nyo magpabili ng pagkain, kung meron man. Kami naman kasi ang ginawa namin, nag-request kami ng drinking water, no? Kasi hindi na kami nagdala ng inuming tubig namin. So nag-provide naman sila yung malaking jug na kulay blue. Yun, so nag-provide naman sila nun. Tapos doon na rin kami kumuha ng pangluto namin tsaka inumin namin. So, huwag nyo rin kalilimutan na kapag nag-camping kayo, dapat maging prepared kayo, no? Magdala rin kayo ng mga rain gears nyo. Kasi minsan, tulad sa ganitong campsite, ang lakas talaga ng hangin kagabi sobra. Hindi siya kakayanin ng ordinaryong payong. Baka masira yung payong nyo. So, better magdala kayo ng mga poncho, yung mga raincoat, mga mga rain jacket, yan. Yung mga rain shorts, ganyan. Mga pants na waterproof. Tapos sa mga tent nyo, make sure na waterproof din yung mga tent ninyo. Kasi kapag ordinaryong mga beach tent lang,
uulanin kayo, tapos yung loob nyo magiging swimming pool yun, maiipon sa loob, panigurado, basang-basa kayo, hindi nyo mali-enjoy yung pag-sistay nyo sa mga campsite. At dahil rainy season na din, or amihan season na din, nag-uulan na rin madalas dito sa Tanay, yung ano, daan nila medyo mahirap, ano yun yun ha, mahirap daanan sa ngayon dahil maputik. Pero pag taga-raw, okay naman yun. Pero kami, kahapon dinanas namin yung putik, no? Pero para sa amin, okay na okay naman yun, wala namang kaso dahil sanay naman kami mag-camping sa bundok, sanay naman kami pumunta sa mga campsite, ready naman kami abutan ng ulan, kaya all goods naman sa amin yun, wala naman kami reklamo doon. Overall na masasabi ko sa Nature's Palette, recommended to, highly recommended siya kasi ngayon tahimik, hindi siya ganun crowded, yung mga staff very accommodating kahit gabi na. Nakaantabay sila kasi baka mamaya nga may mga request yung mga guests nila, no? Tapos yung mga owner din yun, sobrang babait din ng mga owner, nakausap ko sila kahapon. Wifi, meron din silang wifi dito, tsaka signal ng cellphone. Basta magsistay lang kayo dito sa ano, malapit sa play area ito. Ayan, dyan lang kayo magsistay para dun sa wifi nila, tsaka sa mobile data. Yung CR, malinis naman yung CR, meron din silang tubig, no? Tapos yan, kung gusto nyo mag-bonfire, pwede rin kayo mag-bonfire. Kagabi hindi lang kami nag-sindi, gawa nga ng umaambon, tapos malakas yung hangin. Tsaka shoutout din pala kay Sir Lawrence, siya yung nakakausap ko sa Facebook Messenger na baka siya rin yung makausap niya once na nagpabook kayo dito. Kasi sobrang ano talaga niya, sobrang bait niya, sobrang napaka-responsive niya dun sa Facebook Messenger, no? Tapos maraming salamat din kay Ma'am Rizel, yung owner nitong Nature's Palette, kasi kahapon siya yung sumalubong sa amin pagdating namin dito. Tapos binigyan niya kami ng coffee tsaka ng merienda. Kaya maraming salamat po ulit, Sir Lawrence and Ma'am Rizel, and more power po sa Nature's Palette campsite. Ayan, kung mapapansin nyo, alakas ng ano, yung hangin, no? Yung mga sangan ng puno tsaka mga dahon. Lagang tinatangi sila. Eh maging dun din, oh. Ayun. Pagabi nga akala mo may bagyo dito sa ano eh. Dito sa campsite. Pero hangin lang talaga siya, tapos konting ulan, tapos ambon. Sarap. Grabe, lakas ang hangin. Kaya dun sa loob ng treehouse na tinuluyan namin, kala namin bumabagyo na dito sa labas, pero ang totoo niyan, lakas lang talaga siya ng hangin. Dito din pala sa Nature's Palette, may ano dito, libreng gamit ng ATV sa ngayon. So mula doon sa kanto ng Mountain View Road hanggang dito, pwede nyo gamitin yun na balikan kung may mga gamit kayo na kukunin mula doon sa taas. Tapos ayun, sa baba yung ano, yung ATV. Mag-ATV kami paakyat papunta doon sa kanto ng Mountain View Road.
Valley mula dun sa Nature's Valley hanggang dito. Yan, hanggang dito lang ipaparada yung ano, yung ATV. Tapos o kaya pwede din dito. Tapos lalakad na kayo papunta dun sa ano, sa Marilaki Highway. Yan. So kung gusto ninyo ma-experience yung ATV, makisuwi na lang din kayo sa ano, pag nagpa-book kayo, sabihin nyo rin din na kung pwede gamitin yung ATV. So mula dito sa kanto ng Mountain View Road, pwede nyo iparada yung mga sasakyan nyo doon, tapos kunin nyo yung mga gamit, gamitin yung ATV. Sa ngayon ay palabas na kami no, nitong Sitio Maysawa, tapos doon na kami sasakay sa Marilaki Highway. Kaya dito na natin tatapusin yung video ng lakwacha natin no, kahapon tsaka ngayong araw doon sa Nature's Palette. Pero syempre, last but not the least, shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para naman makapag-overnight doon sa Nature's Palette campsite na matatagpuan dito sa Sitio Maysawa, Tanay Rizal. So hanggang dito lang at huwag na magkakalimutan na kapag gusto ng good vibes, mag-subscribe! Salamat!